So yun guys, para sa video na to, papakita ko yung team ko laban sa mga meta teams. So yeah, start tayo. Ito, Aqua Aqua Bird. So yun, wala namang backdoor yung bird niya. So nagtitipid lang ako ng energy para sa Aqua ko kasi yung Aqua ko, pwede niyang ma-burst kahit 4 cards, any of the 2 Aqua. Pero kita mo yung ginawa niya, nag-egg bomb siya, so dun agad napunta. So advantage na agad yun para sa akin. Maganda rin, round 2 na yon. So papahinga ko na lang muna yung Aqua ko. Kasi itong dalawa, pwede lang sila mag-gain ng energy. So sustain ko na lang lagi yung plant ko para hindi ma-open yung reptile ko. So dito, hindi kinaya for this round. Pero at least, hindi tumagos papunta sa reptile ko yung atake ng isang animal. So ginagawa ko, once open na yung reptile ko, i-sustain ko na yan. Kaya nga, diba nung previous round, hindi ko ginamit yung mga sticky ko niya. In preparation, para pag open na, at least masustain ko yung reptile ko. So yun, gumamit ako dalawang Mystic Rush. Kasi reptile to, medyo mababa speed. Pero kung nakadust ka, isang mystic lang is lamang ka na agad sa speed. So ito, lamang na rin ako. Hindi na makakapag-heal tong nasa baba. Mamatay na rin yan gamit tong Aqua ko na may guard. Round 6. Gumamit pa rin ako ng sticky go kasi alam ko konti lang yung energy niya for burst. Saka malaki pa yung buhay ng reptile ko, so alam ko magsusurvive pa yan. So tamang ipon na lang para sa Aqua ko kasi 1v1 situation mamaya. Kaya namang i-burst yan ng 4 cards ng Aqua ko. So yan, dito sa round na to tapos na kasi 4 cards yung gamit ko. Tapos siya, konti lang din yung energy niya niyan. Which is guys, tandaan nyo, gumamit kayo ng energy calculator. Pero kung kaya nyo naman i-mental, edi mas maganda. Eto guys, sunod na team. Shrimpinator, isang sa mga nakakainis. Kaya maganda rin nasa likod yung Aqua ko. Kasi kung ma-burst man, at least may reptile pa rin ako. Di tulad, pag nilagay ko yung reptile ko sa likod, patay agad ako. Ayun, medyo hindi maganda yung cards na dito. At maganda yung cards ko, may dalawang serious, so ginamit ko agad. Pag hindi talaga maganda yung bigayan ng cards sa plant ko, nag-skip ko. Tulad na ito nangyari. Maganda rin hindi ako tumira kasi yun, may watering can siya. So, grabe yung energy kasi pag tinira ng Aqua yan. So, kapag round 3, sigurado o hindi, natitira na agad yung Shrimpinator niya. Pero maganda kasing gawin dyan pag ganyan, maglagay ka na agad ng shield para sa likod. Kung makikita nyo, meron pa rin akong pang sustain para sa plant ko. Ganyan lagi ginagawa ko para ma-delay lang yung pag-ipon ko ng cards, lalo na sa reptile. Tapos maubos din yung cards kong kalaban dun lang sa plant ko. So, kita nyo, binawasan ko na naggamit yung Aqua ko kasi mamatay na yan eh. Wala nang gamit yan later. At ang maganda dito, hinukulit lang ng Aqua niya yung plant ko. Which is, sinis nyo na kasing mapatay yan para mabuksan na yung reptile ko. So, since gigil nga siya, nilagyan ko pa rin niya ng carrot para lang kung sakaling mabuhay. Pero, ayun. Ayoko kasi talaga yung 1v1 situation with the reptile eh. Kasi talagang critical thinking ang mangyayari dyan kapag ganyan. Kaya gusto ko rin nilalagay talaga sa likod tong Aqua ko. Dito, 1v1 na lang with the reptile. So wala na rin yung Aqua ko dahil sa lason. Ito yung talagang medyo mahirap kapag sa reptile kasi pagandahan kayo ng tira talaga, hindi mo rin alam. Pero lamang ako dahil siya konti lang yung energy niya,
So, yun din maganda kapag reptile versus reptile, may energy ka versus sa kanya na wala. Tapos, lagi niyong gamitin una yung Sticky Go or Mystic Rush para lang tanggalin yung miss. Ito, Bulkwark. Kinainisang talaga to kasi grabe itong pumatay ng Terminator ko eh. Kaya maganda rin na nasa likod ko talaga yung Aqua kasi meron akong range, which is yung Oranda nga. So, makikita ko mamaya. So, kita nyo, round 1. May dalawang prickly trap, tapos nasa huli yung plant ko. Gagamitin ko kagad talaga yan, kahit maubos yung energy ko. Tapos, yung tri-spike naman, ina-expect ko lagi yan tatama, which is round 3 simula. Simula round 3, iwan nyo na yung plant nyo. Kasi mahirap ma-backdooran eh, either papasok sa reptile or sa aqua ko. Kaya yan, iniwan ko na lang yan. Kahit sayang yung mga cards nyan, pero ayun. Pang 1v1 ulit, tamang sustain lang sa reptile ko. Tapos burst down gamit yung aqua. Sa round na to, alam ko wala na yung reptile ko kasi baba ng speed, mas may stun pa, tapos lang. Ayan, ganyan. Wala na yan. So dito, 1v2 situation. So gumamit na ako ng dalawang damage cards kasi alam ko may card pa ng kaunti yan. Ayan nga. Kaya pag mga gantong situation din, yung konti na ng HP, minsan ino-overkill ko talaga eh kasi mahirap malusutan. Kaya yung mabitin ng damage. Dito sa round na to, ginamit ko na agad yung 4 cards ko kahit ina-expect ko na magda-double Bulkwark siya. Which is hindi ko alam ba't di niya pa ginawa. So, yun. Actually, yung time na to, wala na rin akong pag-asa kasi Bulkwark yan eh. Masakit talaga yung damage, tapos may jump pa. Dito, medyo na ako kasi taas ng shield niya eh. Kahit yung dalawang cards, mukhang mabubuhay pa rin siya. Pero ayun, nangyari yung pinakamagandang nangyari. It's Geo's Blessing. Nag-critical. Eto, sunod. Bonus clip. Huwag na huwag kayong susuko guys kahit nawala na yun ang pag-asa tulad na ito. Kapag ganito guys, unang round, tapos wala talagang maganda mo, tapos nakaserious yung plant, talagang gagamitin ko agad eh. Mag-uubos ako ng energy or sustain yung plant. Ayan o, kita nyo naman, sino pa mawawala ng grabe ka demonyo, dalawang Ronin, tapos dalawang yun. So, ang dami niya agad energy. Tapos, nabitin pa yung damage ko. Akala ko, mapatay ko na yung plant. Kaya ginawa ko dito second round, parang nan-trip na lang ako eh. Inilagay ko, tail stop na lang. Tapos, hindi ko na naisip na gagamit siya ng pumpkin. Tapos yan, napatuan ng dalawang nutcrack yung reptile ko. So, tamad na talaga ako dito eh. Pero, ayun, nilaro ko na lang. Hanggang sa baka pwede pa nga. Ayun. Tamang gamit lang ng Sticky Goo para ma-sustain yung reptile ko. Ayun. Tapos napatay ko na rin yung plant dito. And yun nga. Since Bisto, nag-last stand. Pero kita nyo, kahit anong-ano na ako, yung sa card ng Aqua, pinag-uubos ko pa rin kasi baka bumactor yung bird eh. Dito, grabe. Piso na tira. Nabuhay pa yung reptile ko. Tapos, natanggal pa yung last stand ng beast. So, nanoturn yung 2 cards. So, dito, nag-risk na lang ako. Either kasi papasok sa loob, dun sa aqua ko, which hindi niya ginawa. So, yun. Nanalo pa ako dito. Yun lang, guys. Please, do subscribe.